ang krus ni Jesus. Makibahagi nawa tayo sa kanila sa paghihirap at tagumpay ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos ay sa inyo mga kapatid na lumabang ang nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ni Kristo upang masunda namin siya sa pamuhay na marangal bilang aming tagapamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama.
Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni, at ginawang panakip ng katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kami sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagugustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyong. Kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahaan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pinakamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuwain ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panayon si Jesus, itinalangan ng Espiritu sa ilang pa upang tuksuhin ang Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutong. Dumating ang manunuksu at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito, itinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lunsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sabagat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong sugukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay ipinatanaw sa kanya lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyong lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Panunukso sa tao. The Great Temptation. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin na sa apat na araw ng pag-aayuno ni Jesus, ay ito yung napansin natin. At ito po ay nagpapahayag ng papaalala bilang unang linggo ng kapanahunan ng Kwaresma na sinimulan natin noong Miyerkules, yung pagkapahid ng abo sa ating mga ulo, ay nagnanais na balikan natin ang ilang mahalagang bahagi na pinapaalala sa ating ngayong kapanahunan ng Kwaresma. Una, yung realidad ng tukso. Well, ang tukso, hindi kasalanan. Kapag ikaw ay nagpatukso, yun ang kasalanan. Kung hindi ka nagpatukso, napagtagumpayan mo ang panunukso na hindaan ng iyong kabanalan. Pero makita po natin na anong realidad ng tukso. Bahagi ng ating buhay sa daigdig na ito na tayo ay tutuksoy. Walang exempted. Walang exemption. Hindi lamang sa larangan ng tao. Yung ipinamanik na kahit si Jesus. Bakit si Jesus ay tinukso? Diyos yan. Well, huwag natin kalimutan na siya ay Diyos na naging tao. So, dahil siya naging tao, yun ang kalalagyan na tayo ay tutuksuin kahit sino sa atin ay dumaranas ng panunukso ng kasamaan. Kahit o sino, kahit ng Santo Papa. At makita rin o natin alin, wala rin pinipiling lugar. Kaya nga makita natin sa unang pagbasa na tinukso ng Diyos
tinukso ng ahas si Eva at si Adan doon sa paraiso. Pero ngayon, hindi na siya makapanunukso sa paraiso kasi wala na tayo roon. Yung mga naandun na ay nakapamili na. So, pero ibig sabihin ay there is no place na hindi ka tutuksuin ng demonyo. Kaya nga makita natin na si Jesus ay dinala sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Anywhere, kahit sa loob ng simbahan, kahit lamang sa loob ka ng iyong kwarto, ay pwede kang tuksuin ng demonyo at pwede ka rin magpatukso at pwede mo rin mapaglabanan ang panunukso. Pero yun ang unang realidad. Yung realidad ng panunukso. At makita po natin na maraming basihan, kahit na ngayon banal na kasulatan ay ginamit sa panunukso. Hindi lamang ko sa usapin ng pamantayan ng isip, maging ang salita ng Diyos ay ginagamit sa panunukso. Hindi pong makita natin ang realidad na tayo ay at tayo ay tinutukso. Patuloy tayong tinutukso. Bahagi po yun ng ating pagkilo sa daigdig. Whether magpapatukso ka o hindi, nasa iyo na yun. Pero temptation will always be there. Pangalawa o matutunan natin ngayon sa araw na ito, sa panunukso ng demonyo, Eren, ang pamamaraan ng demonyo. Sa lumang tipan, ay anong sinabi po rito sa aklat ng Genesis, anong sabi ni Eva? Naisipan ni Eva na mabuti ang maging marunong. Yung panunukso ng demonyo, hindi niya sabihin sa iyo na, o sige, gawin mo ito at magkakasala ka. Hindi. Pasabi ng demonyo ay, gawin mo ito. At magiging matalino ka. Gagawin mo ito at ikaw ay magiging maayos ang pamumuhay. Kung tawagin natin ay ang paanyaya ng demonyo ay kasi hindi ang kagustuhan ng tao. We look for what is good and beautiful. Kaya nga sabi, inakala ni Eva na ito na mabuti. Inisip, yun ang term na ginagamit. Inisip ni Eva na mabuti ang maging marunong. So, ano yung makita ko natin? Na kinakailangan natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito para mapaglabanan natin yung panunukso. Ay alin, kinakailangan din natin na maunawaan kung alin ang peke at tunay na kaligayahan. Sabi nga ay, kasi sasabihin ng demonyo, mapapabuti ka rito. Liligaya ka rito. Yun pala yung sandaling kaligayahan lang. Pero ang kaparusahan ay walang hanggang kaparusahan. Kaya tingnan natin, ano paano natin makita po natin dito? Kasi ang parunukso ng demonyo, ang pamamaraan niya ngalit, seemingly good. Inaakalang mabuti. On the pretext of goodness, nagkukunwaring mabuti. Mukhang mabuti. Kaya paano malalaman kung ito ay peke o hindi? We must remember, lalong-lalo na ngayong panahon ng ating panahon ng Kwaresma. Ano yun? Huwag natin kalimutan na ngayon, the way of the cross. Ang daan ng krus.
Kaya bahagi rin po ng pag-aanyaya every Sunday, mayroon tayong Station of the Cross. Maliban pa yung Psalm Sunday, ang Station of the Cross natin every Sunday rito, ay anong oras? 4 o'clock ng hapon. So lahat ay inaanyayahan. Well, yun ay community, but pwede gawin ninyo kahit na individual, Station of the Cross. So yun ay every Sunday. To remind us, knowledge, para ma-detect ninyo, kasi mahirap po. Napakahirap. Sabagat madaling magkunwari ang demonyo. Ang ipapakita niya sa atin ay seemingly good. Nasabihin sa iyo, mabuti ito. Kaya lang later on, tsaka mo malalaman ng peke kung naandong ka na. Bakit? Tsaka ka maghihirap. Kasi alin, hindi mo nakita, no? Hindi mo nakita, ano ang krus nito? May krus ba rito? Kung walang krus, ay peke yan. Kasi ang tunay na kaligayaan, hindi pwedeng dumating nang hindi ka dadaan sa daan ng krus. Hinakailang dadaan ka sa daan ng krus. Yun po yung pangalawa. Ang parunungso ng demonyo, seemingly good. Para malaman mo ng peke, daan ng krus. Pangatlo ay alin? Sabi nga, mahirap. Mahirap na makita kung alin ba yung peke. At tunay na kaligayahan. Kaya anong kinakailan? Pangatlo, huwag natin kalimutan na alin na hindi ito kaya ng tao. To rise from sinfulness and to rise to become victorious against temptation ay anong kinakailangan? Kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Para paglabanan ng tukso, kinakailangan natin ang Diyos. Sa mga panahon na tayo ay nagpatukso, huwag kayong manghinawa. Bakit? Pwede pa rin tayong magtagumpay sa gitna ng ating pagkakasala. Ano lang kailangan? Kinakailangan natin ng alin? Ang tulong ng Diyos. Kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Kasi sa pamamagitan lamang ng tulong ng Diyos, at ito yung ipinakita ko sa atin, no? Na sa panahon na ito, na kung bakit si Jesus ay napaglabanan niya ang tukso sapagkat, well, hindi lamang sapagkat sa Diyos, kundi nakita natin na sa pamamagitan ng pagtugon ni Jesus ay alin, ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. So kaya, ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan na paglabanan ng anumang panunukso at ang tanging makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan na bumangon sa pagkakataon na kung tayo ay sumemplang sa tukso at nagkaasala, ay alin, hilingin natin ang tulong ng Diyos. Kaya napakaganda po yung sakramento ng kumbisal, no? Na nakikita ng Diyos yung nandyan siya, no? Na hingin natin ng tulong, no? Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa panahon na tayo nagkasala. At kung sakali mang tayo ay nasa labanan tungo sa pagkakasala o tagumpay laban sa kasalanan, hilingin natin ang tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po, napakahalaga po yung biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin sapagkat hindi mo kayang labanan ang anumang kasamaan nang wala ang Diyos. Akala ng iba kasi, no? Magagawa nilang umahon sila sa pagkakasala.
Ang akala ng iba, makakaangot sila sa kahirapan na walang paniniwala sa Diyos. Hindi ho pa pwede. No? Hindi ho pa pwede. Hindi pwedeng mo, hindi mo isasama ang Diyos. Sapagkat ang tanging magbibigay sa atin ng lakas ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit anong galing mo, kinakailangan mo ang tulong ng Diyos. At yan po yung bahagi ng ating pananampalataya. Ito pong tatlong ito, iniwanan ko po sa inyo. Nang naman po sa panahon na ito ay huwag nating kalimutan na makita natin na sabi nga ay there will always be temptation. Kaya huwag kayong magkalala. Kung siya sinasabi mo, ang hirap-hirap lang ng buhay, palagi na naman may problema. Sabi nga ay, kasi nga, temptation will always be there. Temptation will always be there. Kinakailangan lamang ay kinakailangan natin paglabanan. At pangalawa, sabi nga po natin ay kinakailangan makita natin na ang paglaban sa kasalanan na yalin ay nandoon yung paraan ng krus sapagkat ang pamamaraan ng demonyo ay ipapakita sa atin kung ano yung mabuti. Pangatlo, ay makita po natin na kinakailangan kasama natin palagi ang Diyos para mapagtagumpayan ang kasalanan at mapaglabanan ang anumang panunugso ng kasamaan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalo ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Kwaresma ay panahon ng taimtim na panalangin at pagsasakripisyo. Idulog natin sa Diyos Ama na matularan nawa natin ang pagtalima na Yesus sa salita ng Diyos upang maging matagumpay tayo sa bawat pagsubok ng buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Upang ang banal at simbahan ay magitapat sa kanyang misyon na tagapagpahayag ng salita ng Diyos at maging ihimplo ng tunay na pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo.
Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa iba't ibang sektor ng pamahalaan ay maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Pilipinong migrante sa iba't ibang dako ng daigdig ay mapuspos ng pag-asa at maging matagumpay nawa sila sa bawat sakripisyo nila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Upang malampasan ng mga pamilya ng mga migrante ang pag-aakit ng tukso at ng pagwawaldas, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may malubhang karamdaman at ang mga nalulung sa masamang droga ay makatagpo nawa ng pag-inspirasyon sa mahabaging puso ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo kaming makilala ang dangal ng bawat isa. Palatagin mo kami sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanan. Upang magamit din namin ang tagumpay ng iyong muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kinikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat
Maghain sa pagdiriwang namin ang panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman at nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagbabakasakit para sa kapwa-tao. Ang paglilingkod niya sa tuksong aming harapin ang pagbabakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagtulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel si siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sabagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ng iyong sambayan na upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong alam. Ama, iisinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagutos si pagdiwang ang mister nito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan niniahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Ama, inaugunita namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay ng iyong anak ang sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay ang pagkakayad sa kalangitan, samantala ang kanyang pagkabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mamusmos sa Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit na iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Martin, nagkaisa na lahat ng mabanal na aming inaasahan, lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang handog na ito na aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, Benaventura, ang tanang mga obiso at ang buong kaparian na iyong piniling sa bayanan. Dingin mo ang mga kailingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kumkupin mo at pag-isayan ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtamasa na iyong kaniningang walang maling. Sabagat aming masisilayan na iyong kagandahan sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang mapaglabanan natin ang anumang uri ng panunukso at mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Thank you.
Dininamin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo.